hindi niyo maalis sa pag-iisip niyo po. Gawa ng kwan. Naalagaan ko siya dito ay para ako nag-alaga ng bata. Pagkain, pagsaing, pampaligo. Nabigla nga ako ay noong nangyari. Oo. Hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari sa kanilang dalawa. Ang alam ko talaga na sila na. At naawa din ako kay Kuya Mino. Sabi ko, Kuya Mino, pag oras na bumalik siya dito sa'yo, hindi ko na patutuloyin yan. Kanya, umiyak, ulumod man sa kanya, huwag nang tanggapin. So, Diyo na Ling, kung saan ka man ngayon naroroon, ang masasabi ko sa'yo, sana yung nakuha mo, hindi ka pabayaan. Dahil kay Kuya Mino, halos asikaso ka pa. Sunod layo ang ano mo doon kay Kuya Mino. At muli ko nga binalikan si Tatay Filomino. At eto ang sorpresa ko. Wala akong pagkain noon. Diyan ako nag-asa sa panggal ko dito sa ilog. Nakakabili ako ng pagkain ko dito. Ngayon nga, sa awa ng Panginoon Diyos, kaya dumating sa akin, nakaluglog na ako. Kaya pasalamat ako sa Diyos at na kayo nakatulong sa akin. Kayo na mga manonood ko, pagpatuloy na yung papanood ninyo sa akin, kahit na wala na yung babaeng nakasama ko. At yun ay hindi babae. Lalaki. Lalaki yun. Lalakiro, hindi lalaki. At eto nga ang ating bagong project para sa 72 years old na Tatay Filomino. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo kila Tatay Filomino at surpresahin natin siya at di niya alam ito na gagawin natin ngayong araw. Yun ang yung bahay niya. Aba, mga love song ang pinapakinggan ni Tatay Filomino. Mga bagong love song. Ayan. Nandito na ma'am ito. Oo. Opo. Yung ganyan lang na size. Ato lang size ito. Sige po. Yung sinusukat na. Bali, 10 tinpit, ma'am. 10 Sampo. Na tinpit. Tapos itong... Bakit kila Ate Isabel ilan piraso po yun? 10 rin yun, ma'am. 10 feet? O di parang magka-size lang din. O kasi itong mahaba ito, ma'am. Saka ito. Mababa lang yung tignan nito. Okay. Okay, ano? Okay, madam. Tay! Magandang araw! Sige, mag-usap po tayo, Kuya, no? Ah, sige, madam. Oh. Sige po. Papagibanan natin yung bahay mo. Hindi, wala na akong titiran, ma'am. Papalisin na kita dito para ano na yung nararamdaman mo, mawala na. Yeah, malungkot nga. Love song talaga yung pinapanood mo, tatay, ano? Mga makabago pati. Ano, kumusta po kayo? Ganito. Okay. Mapasok, malabas. Galing pala ako. Anong inuulam niyo po ngayong araw? Yung manok pa. Manok? Yung manok pa po pinirito ko. Aba, matagal-tagal po yun, ano? Gagabi yung bangus. Oho. Pagkatapos ng bahay ni Ate Isabel, isunod natin ng bahay niyo para mapaayos ng bahay niyo. Yung mga ano naman, haligi naman po ito ay ano na, ayos pa ano? Oo, madagdagan na lang yung mga kahoy sa taas. Madagdagan na lang para mas matibay, ano po? Kukulang beer, ang kailangan dyan. Oho. Sige po, kung magkano yung ibabudget natin, i-ano natin. Para malagyan din natin ng magandang pamintuan at... Ano na din tong binili nating plywood, oh, ba't ganyan ng kulay niyan, tay? Kakahawak niyo po. Kakahawak niyo po, ano? Hindi naman akong lagi nilahawak yun. Oo. Ginagamit mo na yung foam mo, tatay? Ginamit ko yung kagabi na. Ah, oo. Uling pa lang pinag-anohan mo po, ano? Uling po. Tsaka dito, paggawa tayo ng banggera mo dito. Itong part na to, lagyan natin ng banggera po, ano? Anuhan ng mga gamit niyo. Nanginis nga ako kanina ng kaldero at wala akong magawa. Ano po?
Naglinis ako ng kaldero at na wala akong magawa na lulungkot ako. Nag-isis ka? Ang linis nga naman, no? Linis nung talagang pinaglututuan ni tatay. Ganyan ako pa. Kahit nung nandito yung hype na na babae na yung. Andiyan na yung hipag ko. Nagdating kanina. Anong sinabi, tay? Ay, para layasin niya siya. Nagdala nung dito. Pag pumunta dito, hindi na niya makakatuloy sa'yo, kuya. Siya na ang magpapalayas. Noon po, at siya rin nagkuha niya doon sa hospital, ay. Mm-mm. Iyaan niyo na yun, tay, at ano, mag-move on na kayo. Yung mga ibang viewers din natin ay sabi, mag-move on na lang, at pasensya na kayo kung yun yung topic namin, at yun yung issue ngayon kila tatay, eh. Wala naman pong ibang issue na pwedeng pag-usapan. Siyempre, vlogger po ako, na madaldal, parang sinabi niyo po na madaldal po ako. Siyempre, meron bang vlogger na hindi nagsasalita? Siguro kung dun sa mga mukbang, ayan, yung mga mukbang-mukbang na kumakain lang, yun yung mga hindi nagsasalita kasi kumakain lang sila, yun po yung content nila. Yung content ko naman po, the more po yung talk, yung kwentuhan, siyempre, nandun po yung istorya ng buhay ni tatay. Dun po ako kumukuha ng parang ano yung history. Alam naman po na nagdadalaw ko lang ni tatay ay abot agad, tawas layas agad. Tingnan natin kung may manonood. Wala naman pong manonood pag ganun na. Pag punta ko dito kay tatay, abutan ko siya ng kailangan niya, tawas lalayasan ko ni hindi ko man lang kumusta yung pakiramdam niya, yung buhay niya, kung ano na. Ganun po talaga kasi ang charity vlogger. Magkakaiba po talaga yung content, ayan. Baka inaano nyo yung mga ibang content ng ibang vlogger. Parang na-hurt lang po ako sa mga ibang nag-comment na madaldal daw ako. Parang inaano ko yung buhay ni tatay. Ganun po talaga kasi siya po yung subject ko. Alam naman ang pag-usapan namin eh yung buhay ko. Eh siya naman po yung subject ko, ayan. At i-clear ko lang po sa mga ibang nanonood. Okay lang po yun at syempre may suggest din po kayo. About naman po sa bahay nila na sinabi nyo na ano, mag-wait lang naman po tayo ng panahon po ano kasi yan naman po talaga yung balak ko. Papayos natin yung tanan ng matanda. Syempre ganyan na ngayon nangyari sa kanya tapos hindi po maayos yung tahanan. Nakaano na po talaga doon at may tutulong din naman po sa akin dyan about sa pagpaayos ng bahay ni tatay at kung ano man yung kinita sa mga video niya, doon natin ilalaan sa kanya mga kalingap at huwag niyong pong akong i-judge agad kung ano yung nakikita niyo. Manood muna kayo hanggang dulo para mapanood niyo kung ano yung mga blessing na dumadating kay tatay. Ayan o tayo. Ano masasabi niyo sa mga viewers natin? Eh, ako nagpapasalamat sa kanila na dapat eh, huwag ka naman hamakin nila. Tama lang po yung sa iyo na sinabi mo sa mga lawyers natin. At ako matanda na, eh, dapat lang talaga kakausapin muna ako. Nang hindi masama yung pagpunta-punta. Oo, ganun po talaga yung content ko tayo. Ano, alam niyo naman tama po. Tama po yung sa iyo na yun. Oo. Tsaka hindi naman, upo ka tay, parang hindi ka mangawit, upo ka po. Hindi naman po pwedeng, ang dating-dating ko ay abot agad ng ano, ng lama ayuda sa iyo, tas lalayasan kita, di mas, hindi na nila papanoorin kung wala man kata, lang yung kwentuhan, di ba po? Tsaka kung wala nang kasiyahan sa buhay, para nila ang kayo na nag-abot sa akin ng, kuhan, oo. Mas maganda yung kinikwento na niya ako kung anong kuhan. Dapat gawin. Mm. Diba, nandyan po yung advice kahit po ako yung mas bata tama sa inyo. Po, tama po yung sa diba inyo. Po, tay? Hindi naman po masama yung ginagawa ko na yun. Kung tinatanong man kita sa mga bagay-bagay na nung panahon mo, syempre, nung kapanahonan mo, syempre, gusto ko lang naman po i-share sa mga nagmamahal sa inyo, yung mga talagang sumusuporta, yung talagang hindi bumibitaw sa mga video na ginagawa natin, na nanonood. Gusto ko lang i-share sa kanila, i-share natin sa kanila yung napagdaanan nyo, di ba po? Tama po yun. Mm-mm.
Tsaka bawasan natin yung masyadong mapanghusga, di ba tatay? Kasi hindi naman natin alam kasi video ito, di ba? Yung ano ko kasi, yung content ko, mga kalingap, hindi po it is scripted. On the spot po ako pumupunta kay tatay. Ayan. At nagpaalam din ako kay tatay dati kung gusto niyang magpa-vlog. Ayan. Umano naman siya. Inaproban mo naman ako, tatay, di ba? Yun po. Na i-vlog ko yung buhay mo, yung istorya ng buhay istorya mo. Istorya ng buhay ko. Tapos itong huli, nakakuha nga akong kinasama, ay yun ang nakasira sa atin. Mm-hmm. Kaya sabi nung mga kuwang ko rito, mabuting mga tao, ay huwag mo lang tanggapin, kuya. Mm-mm. Tata, palalayasin na natin yan. Opo. Pero ilaylo mo anyang kuwan mo, isip mo, at alam ko anyang mahal mo yan, sabi ni Gloria. Sila pala siya, panood sa atin ang kuwan, video sa Manila. Ay, ganun po? Po, yung ipag ko na yan. Oo. Sinusubaybayan po nila yung ano yung nangyayari sa inyo? Wala akong pagkain noon. Diyan ako nag-asa sa panggal ko dito sa ilog. Nakakabili ako ng pagkain ko dito. Ngayon nga, sa awa ng Panginoon Diyos, kaya dumating sa akin, nakaluglog na ako. Kaya pasalamat ako sa Diyos at nakatulong sa akin. Tay, bakit gusto mo magbangka-bangkaan dyan? Ako akong panghuling crab na bilog. Yan ang hanap buhay ko dyan. Opo. Matagal na yata hindi ka naglalagay, tay? Ano? Magkuhan nga yung dito yung babae na yun. Hindi ko na naihuhulog. Ang buti pa nung wala pa na nung bago ka lang dito, akikita mo crab dyan sa... Kaya nga po, may mga crabs po kayo ngayon, ay wala na, hindi na kayo naka... Saka ma'am, ngayon, at taglamig, walang gapang ang crab, pero nasa... Ilalim. Nasa lupa. Ay, ganun? Kahit sa Pispon, wala silang nahuli. Mm-hmm. Pag ngayon, Abril, yan, tigsibaran yan. Ay, ganun po. Ay, kailan na naman po ang payout niya, tay? Ay, wala na yata. Walang kuwan, walang balita. Every 6 months lang yata yun? Kuwan. Baka mga May. May? Baka babalik na naman sa Ate Jonelyn pag May. Ay, hindi na ko, ayaw ko na. Sabi din naman nila dito, sila, ano, yung mga tao dyan na baka sinasabi mo lang daw yan na hindi mo natatanggapin. Yun nga sabi nila, kaya ako nakahagas ay ako ikaw, kapag sinabi ko, hindi ko na talagang babawiin yan. Mm-mm. Ayaw ko na, masakit sa ulo. Sabi nga nung mga tao dyan, mabalikan niyo yung kasama si Nolito. Ay, ikaw hindi masama yun. Gulula ang ikaw yan dito. Manggugulo niya yung anak. Oh. At ako hindi nakikialam. Kahit sila dyan na gagawa ng dalawa, hindi ma'am ako nakikialam. Naito lang ako sa bahay. Pero masakit yung loob niyo. Ay, masakit po. Kasama ko sa bahay. Hindi ko yung asawa. Kasama ko lang. Tatawagan ng lalaki. Junelin, halika. Magkapi ka. 30 minutos bago lalabas. Imposible. Saka nasusubukan itong mga nadaan dyan na nagkawakas sa Pispan. Siya nagpaparasumbong sa akin. Ayaw ko. Masakit sa ulo ako. Huwag na yung pagkakita sa akin. Tama ako. Kasama ko sa bahay. Ano? Ay, ngayon, umalis na. At tanggapin mo pa masamang babae. Oo. Tama na kung mag-isa ikaw ko. Nagdating naman ikaw ko sa buhay ko dito. Nag-iisa ako. Kaya nga po. Yung tayo na una ba rin yun. Ang ganda pa ang kuangkot. Solo lang ako. Solo lang po ano? Hmm. Yan yung tayo papayos na rin ng bahay niyo para maliwaliwanagan naman yung siyempre pakiramdam niyo. At siyempre kung may blessing pa o di... Makabili tayo ng TV mo dyan. May libangan ka kahit yung maliit lang, di ba? Eh, wag ko pa sa inyo. Ayan, si tatay na hiyana. Ay, yung ibigay niyo sa akin, tatanggapin ko. Dahil dinala ninyo dito. Oho. Ayan, pinasukat ko nga kanina dun sa karpintero at isunod na nga po dito. Paano natin, paano natin yung... Yung ganito, doon na. Sahig po. Ano po? Ito, kuha na yan. Igagano ko paputulin na ito.
Ay, kalahati na lang ang gusto nyo, basta mas maliit. Tapos may konting banggera ka po dito, ano? Lagayan ng ano nyo po. Kung may blessing o di, pagandahin natin yung ano mo, yung lutuhan, para matuwa-tuwa ka naman, syempre. Diba, Tay? Yan, sana hangad ko rin nga sa buhay ko eh. Oho. Tay, kwentuhan mo nga ako bakit ganito yung naging buhay mo, syempre. Lalo na nung nagdating ako dito, nasa ako lang yung ano, yung mga yan, yung kalingap, yung mga, ni? Yung plywood na yan, saan galing yan, Tay? Siya eh, inyo yung galing, plywood na. Oo nga po, di ba sa ako dati yan ng beads? Ikaw ang nagsabi na, ni kinan mo yun na kakawa naman ito mo, tanda, sabi mo, ang dingding o puro sa ako. Alam po, ganito yung kanyan. Dati yung bubong, di ba tayo inano, prenovide natin kaya yan? Kaya kung nagpan ako sa iyo ng plywood ay, gawa na hindi ko na kayang kumuha ng sasa. Marunong akong magpawid. Opo. Di ngayon, doon ako sa kabila. Itong pinsan ko, si Pren, sabi sa akin, kuya niya, doon ka sa maraming tao. Gawa niya, kuya, kung magkasakit ka dito, baka walang napunta namin ikaw, marami ka ng uod. Sabi ko, sige. Sa madaling salita po, nung araw na yun, nagsabi sa akin, kinamagahan, may dala na nito mga kahoy. Di, kuna nila. Sila nagawa po nito. Yung pinsan ko, may apat sila. Kinamagahan, binubungan ko. Ay, ganun po. Yung yan, nag-resist tayo. Kaya pagka bubong, yung alaga kong... Ay, oh, malala kong tatay, wala pa ito nung nagdating ako. Ano, sako din, ano? Sako din yata yung nilagay. Oo, oh, sako din yan mga kalingap kasi... Bigay natin yung mga pawid na yan at yung plywood. Kasi yung sako ng dingding nun ni tatay talagang dun ako naawa. Nakabubong pa yun, sako na yun. Oo, opo. Kaya yung mga masyadong ano po, siguro yung mga baguhan lang na nanonood sa atin yung mga yun, yung sabi, ba't daw hindi ko man lang ipaayos yung bahay nyo. Hindi nila alam na may natapos na din at din nila alam na may plano talaga itong bahay nyo po na ipaayos. Utay-utay lang, hindi naman po yung talagang biglaan na ano. Biglaan? Wala naman tayong ibibigla dyan. Opo. Ngayon, di yun nga nangyari ito. Naggawa ko ng pawid na yan. Ikaw po lahat na ano? Tayo ngayon, tayo. Yung lang ngayon, hindi ko inabot. Oo, ngayon po tayo. Ngayon yung kinakasama kong babae. Oho. Nag-eleksyon, butuhan. Nagpunta rito. Dito sila giga. Hindi na kami nagtansinan. Pagka maga, nag-alis. Yan, pag-alis, ay, ikaw nasunod dito. Ay, ganun po. Pero wala akong kwa na pagmamahal doon sa asawa ko na eh, maski matagal na kami kasama noon. Pero itong puta ay pagkabago-bago nito. Hindi maalis sa ulo. Hindi maalis sa pag-iisip niyo po. Gawa ng kwan. Naalagaan ko siya dito ay para ko nag-alaga ng bata. Pagkain, pagsaing, pampaligo. Naalis ko ng unti-unti. Nalilibang ko na ng isip ko na minabalik ko sa dati. Na nag-iisa ako. Nag-iisa kayo na wala kayong maging kasama po. Ano? Po. Yan na lang itatak sa... Ulo niyo tayo para naman sa ganun maka-move on kayo agad, hindi inyo... Maka-recover agad ako ng kon. Oo. Tay, paano po kayo nagsimula dito? Yung parang, syempre, nakatira kayo sa ganito. Dati, barong-barong nga ito, tay, di ba? Sako. Wala akong pagkain noon. Diyan ako nag-asa sa panggal ko dito sa ilog. Nakakabili ako ng pagkain ko dito. Ngayon nga, sa awa ng Panginoon Diyos, kaya dumating sa akin, nakaluglog na ako. Kaya pasalamat ako sa Diyos at na kayo nakatulong sa akin. Ayan, so tayo. Ayan. Walang ano man po tayo, masaya kami na nakakatulong sa, siyempre, kagaya nyo, senior. Walang trabaho, siyempre, siguro nung araw ay hindi nyo naman talaga ginusto yung ganitong buhay, di ba tayo? Ay, hindi po. Malaki ang bahay. May bahay ako sa talagpo ko sa likod ng police station.
pinagbili lang nung kinasama kong ano yung pinag-aral ko yung mga anak. Yung nagbalik na sa tunay na asawa. Ba't pinagbili tayo? Ba't pumayag po kayo na ipagbili yung... alam mo, kung ibang ugali ko, ma'am. Pag, alam mo, katuwira ko, ang bahay sa kanya yun. Hindi na ko nagsabi na hindi ka pwedeng, hindi ko pwede yan, hati tayo, ano, ayaw ko. Hirap po talaga yung ano, no? Tapos yung sitwasyon nyo pa na mag-isa, ganito pa yung kalagayan, eh, talagang sobrang hirap ang din. Ang kapalaran ko, ay, swerte ko talaga ganyan lang. Oo. Iwanan, balikan. Kung may babalik. Opo. Tinatanggap nyo din naman po sa kabaitan nyo. Ay, yan ang ugali ko. Kung sila makaka, sis, ay kumisa naman ay hindi na. Nalayas na. Ano ko nakakakita yata ng musigit pa sa akin. At sa akin ay walang nakukuha na, ay kung napi-out ako, may makahawakan silang pera. Tulad sila kay, pa talagang pinapahawak mo ng pera mo, tatay, ano? Ano nung pag-out ko ng 3,000 dyan, nasa kanya. Hindi ko nalaman kung napapano. Nauubos na lang. Na nakakabili ka din naman ng ulam mo. Nakakabili kami ng bigas. Mm-mm. Diyan. Ng ulam. Tapos yung natitira nung mga 1,000. Mm-mm. Uy. Tapos? Tapos po, binibili niya dyan. O kilaki, Pepsi. Mm-hmm. Yung ano-ano na. Yung mga pansit kanton. Yung araw-araw, dilata na, 552 na, ganyan. Opo. Pero may, kumisa, may suporta ka rito. Marami yung dilata. Mm-hmm. Ah, bilip pa yun. Minsan, mani. Kung ano-ano dyan ang bisbilitinan. Hindi ako na-imik. Mahilig po siya sa pagkain. Anong? Hindi ako na-imik na, ma'am. Oo. Ganyan ako kabait. Ang katawiran ko, pira lang yun. Eh kung ganyan mo, nagloko siya ako. Wala na. Oo. Di ba pansin nyo din tayo, tinatanong ko kung may bigas pa kayo, may groceries pa. Mm-hmm. Oo, di ba? Para naman alam ko kung meron pa o wala. Wala naman pong masama sa pagtanong, di ba po? Mm-hmm. Oo. Ako, kasi na. Yung mga ibang nanonood, medyo nakakasakit sila sa pag-comment minsan. Parang hindi din iniisip yung kinukomment na hindi nila alam yung kalagayan ng isang tumutulong. Siyempre, karapatan ko din po yun na magtanong sa inyo kung meron pa o wala na. Siyempre, paano kung alam, paano ako magbibigay kung... Di ko alam na meron pa. Tama yan. Di ba po, tay? Tama yan. Oo. Ano din, mga kalingap, ay medyo, yun, pagod na din kami. Hindi naman kami nagre-reklamo kasi ito yung kaligayahan namin. Pero, minsan naman po, ay piliin natin yung mga iko-comment nyo sa mga kagaya namin na ito kami. Umaakyat kami kung saan-saan, nasulok, madulas, bumabagyo man yan, mainit man ang panahon. Pinupuntahan po namin, pero ang kalagayahan na lang namin ay yung magaganda niyong comment. Pero sabi nga nila, kung isa ka ng influencer, vlogger, ay hindi mo ma-please lahat na gustuhin yung ginagawa mo. Kasi meron at meron yung mga taong parang, yun nga, yun yung naisipan nilang sabihin sa kapwa na kahit maganda na yung gawin mo, masama pa din para sa kanila. Ayan. Ano masabi mo sa mga ganong tao, tay? Ay, mga masamang tao yung, well, sa akin masama yung gawa ng nagpapakahirap na ngayong kapwa nila, ay inusgan pa nila. Yan ang ayaw ko sa tao. Oo. Eh kung sila nakakarating dito yung pag-usgan nila na yan, dadaanan nyo, putikan. Hmm. Para matulungan nyo din si tatay. Matulungan na kato dito. Oo. Yung pangusga niya na ganyan, dapat i-ano niyo na din, i-gawin yung tama, tumulong sa kapwa, di ba, tay? Tama. Oo, kasi mahirap yung para ano lang, para... Makasarili sila, nang kung ano yung nag-uusga sila. Mm-hmm. Hindi natin malaman kung naiingit sila. Ganyan yan. Mm-hmm. Sabi daw ay hindi ka man lang daw makamove on, ganito ganyan, tay. Sabi ko, natural yun kasi nasaktan po kayo, di ba, na... natural na pag-usapan yung taong parang nagbigay sa inyo ng ano, ng talagang sama ng loob.
Masakit. Pero yun, ipagpasa Diyos mo na lang po tayo masakit lahat. Masakit talaga sa loob ko. Oo, nananalangin ka din po naman po tayo, ano? Nananalangin ako. Oo, nasa natanggalin yung sama ng loob na binigay sa iyo. Na dati, wala naman ganun, di ba? Wala, wala yun dito, wala yun. Masaya ako noon. Di, andyan na po si, ano, si Ate Glo, yung hipag niyo po. Nandyan po sa bahay niya. Wala, nag-alas yata. Nandyan kanina yun. Nag-iinom sila dyan, yung dalawang babae. Oh, okay. Wala na. Wala siya ngayon. Naglabas. Opo. Yun, gawin mo tayo, hindi, libangin mo yung sarili mo. Hindi rin yun di makatulong. Oho. Guli, bagang kalat mo yung bahay na. Lung. Ay, ganon? Dami. Kung ano-ano. Mga bata kasi po ay walang ano, walang mag-aayos sa ati. Ate Isabel naman po ay ano kasi gulo, hirap din. Gulo rin ang isip niya. Magulo ay, din. Sa mga nangyari. Nangyari, mga kapatid niya. Mm-hmm. Kung siya nililibang-libang ko ka, bin, gano pa, ganyan. Ang ganito ay niya. Hindi mga palagay isip. Palagay mo lang, katulad ko. Nagagalit siya doon sa ama niya. At doon sa babae. Wala magagawa siya. Gawa nagkagustuhan yun nung dalawa. Kaya nga po, wala naman po. Pindingin man natin yung gulula ang mangyayari. Tama po. Kaya ako palagay ang isip na. Mm-hmm. Ganito na laan. Untayin mo tayo at papayos natin yung bahay mo, ano? Mm-hmm. At sabihin mo din yung mga viewers mo na huwag mainit sa pagpaganda ng bahay mo. Oh, mga nakikinig sa akin, tapos yung nanonood. Huwag kayo mainit. Pagkagawa ito ni ma'am, bahay ko. Kaya nakikita na sa video, kahit barong-barong, baka sakali pag panood ninyo ulit ay mapaganda. Kaya pasalamat na lang kay ma'am. At pasalamat din sa kanila kasi nanonood sila. Kung kayo nanonood ay salamat na lang. Mm-hmm. Nakatulong din kayo kay tatay kahit yung mga comment nyo ay medyo negative binsan. Nakakatulong din po yun kahit papaano, di ba tay? Ay talaga. Mm-hmm. Maraming nakakatulong sa akin na mga nanonood dyan sa iyo. Opo. Tulad nga nung itong Gloria. Anong sabihin mo sa kanila tatay? Ipagpatuloy lang yung panonood? Kahit wala na si Jonalyn na lovers mo? Kayo na mga manonood ko, pagpatuloy na yung papanood ninyo sa akin, kahit na wala na yung babaeng nakasama ko. At yun ay hindi babae. Lalaki. Lalaki yun. Lalakiro, hindi lalaki. Yun. Saka, kaya yata umalis sa akin, matanda na ako. Ayun ay bata pa. 24 years old lang yun. Kaya huwag kayo magtataka sa akin na baka balang araw makita rin ninyong tahanan ko. Huwag kayo mawala ng, huwag kayo magkoko ng aksaya ng hindi kayo manunood ng mga kwangko. Manood kayo. At madami pang dadating na baka ano? Sakali, may dumating pang babae na naman sa akin. Sa dati. Sabi nga ni ani Gloria, may amoy kuya, magkailala naman, may papunta naman sa iyo dito yung babae, baka matino pa doon. Sabi ko hindi na, ayaw ko na ba yan, ipag. Tama na ito, nagsusulo ako. Masaya din naman po kayo, ano, lalo kung may libangan na kayo dyan na panuuran. Kaagaw ko pa yun sa, kuhan, kaagaw ko pa yun dito sa, kuhan ko sa bahay. Sa ayuda. Hindi sa ayuda lang po yung, kahit na makain, kung ayaw, pipilitin mo. Nagluto. Ako pa rin magluluto. Ay, pipilitin mo na naman napakainin. Sakit sa ulo po, ano? Paligo. Iigiba mo dyan at maliligo. Ay, tama na yun. Nagkadaan sa akin. Grabe naman. Ikaw pala gumagawa, no? Naglalaban pa ako yung jakita mo mga nakahangir dyan yung mag-blood ka sa akin. Opo. Kaglaban nung nakalat mo dyan. Nakaigalo mo dito. Wala pa yung lalaki. Senyorita po pala buwan yun, ano? Buwan ng November yata nun. November yung magpunta din sa akin, eh. Mm-hmm. Yung kuhan, siya naglaba, may panty na
nang kinunghipag ko na sabi sa kanya. Uh-huh. Siya naglaban noon. Eh pag walang panty, puro kwan yan. Doon ko nalaman na may kinakasama si tatay kasi dito ko nakita yung gamit ng pambabae. Sabi ko parang may kinakasama ka, taya. Nagmarites po ako noon. Nagtanong ako sa inyo yun. Ay, inamin nyo na may kinakasama kayo. Sabi ko, nagbalik na lang yan dito. At galing lang dito sa akin. Mm-hmm. Sumama nga lang doon sa lalaki. At yung iba lalaki sinamahan, eh, walang gulo dito. Opo. Ay, pamangkin ko sinamahan. Okay lang po yun. Kawawa yung mga anak nung pamangkin ko. Doble karma po sa kanila yun pagdating ng araw. Yung radyo mo tayo, okay pa? Okay yan. Gabi-gabi yan lang sunog. Magdamag? Patingin daw? Yan ang yung radyo na inano natin. Pakita mo nga tayo sa viewers. Okay, bayan yan. Or pagiging natin si Ate Edna. Ayun. Si Ate Lalaine. Oo, si patayin mo na tayo. Opo, maganda, maganda pa. Yung tunog niya, ano? O, dadagdagan natin yan. Pag mapaayos natin ng bahay mo, syempre, bilang kita na maliit na TV. Ano? Para hindi ka na mag... Kayo po ang kwan, nasusunod kasi. Oo. Kung ano ang dalhan ninyo dito, pasalamatan ko sa Diyos. Salamat sa inyo. Opo. Ganyan lang po. Pag may blessing talaga tayo, ay talagang ano naman po yan, kusang dumadating po, ano? Hindi naman po natin hilingin yun. Or hilingin natin kay God kung para sa atin. Para sa atin para po atin yun. Opo. At ayun nga. Mahirap talaga yung ganitong ano natin, sitwasyon dito sa ano. Medyo sulok po kasi kayo, ano, grabing ano, layo din. Pero okay lang yan. Kami naman po ay ano, nakakarating nga kami dito na sobrang layo. Naawa nga ko sa inyo kuminsan, yung lalo kung nag-uulan. Basa kayo na. At kailangan mabigyan kayo ng ayuda. Hindi naman po namin pwedeng i-postpone yun kasi iniisip namin na si Tatay Filomeno doon, kawawa naman. Wala na yun ng yatang pagkain, wala nang ano. Kaya, pahayin sa inyo. Ay, ang aking kahiyaan ko na nga sa inyo. Pero salamat sa Panginoon Diyos. Nakakatulong ko sa akin. Gawa na ako, matanda na. Sabi ko nga, kung sa araw, malapit na lumubog. Ay, ganun po yung ano nyo. Ganyan. Harap sa lubugan, maharap sa silangan. Opo. Ganyan na matatanda na. At sabi nga nila ay pag sibol, baby pa yun. Ano? Pagsikat. O, pagsikat pa lang. Bata pang puso. Oo. Ang galubog na. Talagang matanda na. Oo. Kaya iniwan ka ni Jonalyn. Nagtatawa si tatay. Sige tay, bukas mahatid ako ng kung ano man pwede mong kainin dito. Groceries, meron ka pa? Meron pa dyan. Meron pa? Bigas ang meron, wala. Dapat madala mo kung meron. Oh, okay po. Hindi ka po nakabili, di ba binigyan kita pambili? Dalawa. Pwedeng pang 10 kilo yun yung binigay ko sa iyo, di ba? Naisip pa yung mampira. Oo. Kaya sabi ko, ibigay ko na lang at si tatay mamili at medyo ano po, ay madulas nun kaya hindi ako makadala. Mayroon ako kapadala dito eh. Oho. Ay, walang nagtitinda dyan sa malapit. Wala. Yun din ang mahirap. Ah, sige, dadalan kita pag ano. Pag nalabas sa matungkuhan ko, yung apo ko na yan, yung asawa, abayad ka dyan ng sisinta, balikan. Ay, ganun? Kahit ano pa dala mo. Kaya ako eh. May palabit din pala, ano, parang palabit din. Palabit na may bayad. Bayad, oo. Iyan nyo, may blessing bukas o sa isang araw. At ang inaanuhan ko, itong pangpaayos natin din ng bahay nyo, no? Balak mo kayo. Oo. At kayo ay matipid masyado, may ulam pa pala kayo? Ay, ulam pa ako, panok ka dyan. Pinilito ko. Hindi naman po nasisira. Ay, iniinit ko, pinipirito ko ulit. May rep ka yata dyan, tay, ay? Kasi magawa ng rep. Diyan sa kapitbahay may rep. Pero hindi ko na, kung dyan at kanito, kaka. Gusto mo ba magkaroon ng rep? Ay, wag na yun. Liit na rep. Pwede din yun, tay. May maliliit na rep, baga. Basta may kuryente ka na. Pwede lahat yun. Wag na yun at... Maglagay... Wag...
baka maiwanan ko lang dito ay hindi natin alam ang buhay natin. Walang magsasambot niya, wala akong anak. Magagawa niya ng kapitbahay ko, kaya ayaw, pinipigil ko isa kayo sa mga ganyan. Tama na yung ganyan. Bakit ano ba yung pakiramdam mo? Iiwan mo na kami? Ay, hindi pa naman. Ah, kala ko naman. Malakas ka pa naman yata eh. Ay, malakas? Oo. Ay, yung problema, hindi natin alam. Oo. Basta, ano... Ang buhay natin may hangganan at hiram lang natin sa Panginoon. Totoo yan. Anytime pwede niyang bawiin tayo. Ano? Meron ngayong malusog dyan. Yung kala mo hindi, walang sakit pala ay mamaya ay pinaglalamayan na. Ganon kadali ang buhay. Di ba tayo? Meron nakaupo. Pala patay na. Mm-mm. Basta magpray lang palagi na sana pahabain pa yung buhay po. Ano? Ayan, ako bago natutulog. Oo. At wala na akong patatawanin na Tatay Filomeno pag ano. Yan ay niisip nyo. At meron na din po akong mga tinulungan na biglang nawala na din sa mundo. Kaya nakakabigla din. Masakit din po sa pakiramdam. Meron doon, matanda din yun na ano siya. Na may epilepsy din po yata. Namatay sa tabi ng dagat. Oo, eh magdamag na hindi nila nakita. Doon na nag-umagahan. Oo. Ay, ako naman. Kaya yun, ganun ang buhay. Dapat maging masaya tayo, mag-pray. Dapat maging masaya tayo lahat. Mga viewers, di ba tayo? Mga viewers mo, mga tao din po yan. Maging masaya tayo sa ating mga ginagawa, sa ginagawa ng ating kapwa. Maging masaya tayo, yung open-minded ba, yung hindi tayo nakakaapak na ibang tao para naman. Tama yun. Masaya mundo, hahabang buhay. Sabi nga nila, pang more na kasiyahan yung ginagawa mo, the more na masaya, humahaba yung ating buhay. Tay, ano? Oo. Parang si tatay, madali lang mapatawa, pero... di natin alam kung ano yung kalooban niya, kung may dinadamdam, eh, pinapasaya na lang natin, mga viewers. Siyempre, yung mga sponsors na tumulong na din kay tatay. Sponsors ito, mga kalingap, itong yung bubong. Yung tatay niya, sa bayan, pinagagamutan si Ginalin. Oho. Binigyan, nagparisita rin ako. Ay, sabi sa akin, nung maga, magpadais ako, pa-extray. Hindi, nagkuhan. Ah, yun yung sinabi sa inyo. Paiksa daw ako. Oho. Ay, ayoko. May yung doktora na nag-con sa akin sa labo. Bakit ko ang magpapaiksa ka dyan sa doktor na yan? Gusto mo niya masunog ang baga mo. Sabi ng doktora? Mainit ang yan. Dapat ang yan, hindi ka magpaiksa. May edad ka na. Magpaiksa ako nung nasa parakali ako ay. Ah, sinabihan baka pala kayo ng doktora na isa po ano? Kung may gamot niya, na makakagamot sa iyo, yun ang inumin mo na lang. Mm-hmm. Magaling yung doktora na yun. Opo. Maigi nga yun yung ganun na ano, iiwas ka sa ikakasama mo lalo, hindi yung ikakasama mo na nga, ikakasama pa ng bulsa mo. Siyempre, mabayad ka na medyo malaki doon. Ah, di ba po? Nagbayad na kami nung anak ng panganay, nung kuwan na yun. May kuha niya ata, 800. Mm-hmm. Tapos nung kukunin ay ibigay. Mm-hmm. Ipirma po, triangle ka niya eh. Mamamatay ng papa ko. Papatawag sa akin pag ano yung anak nung nag-alis sa akin, yung diseline. Mm-hmm. Mamatay ang papa ko. Inyo na niya, saksak niya sa bagaan niyo. Ayon sa doktor. Mm-hmm. Eh nakuha, dadala. Naroon naman, iwan naman doon sa center doon sa Parakali. Mm-hmm. At wala mang damage sa baga ko. Wala naman po talagang hinihika lang kayo po ano? Inubo lang akong inubo nung kakukaw sa tubig. Oo. Kaya nga yan tay, bawal na sanang magpara ano kayo sa ano? Ay ko lang, yung paminsan-minsan lang, hindi yung pagkaraniwan dyan. Opo. Sige tatay, antayin na lang natin kung kailan matapos yung ano nyo, yung kayo, sa kabila ano? Kayo kung bahala ma'am. Oo. Yan o, parang inano na lang sa atin ni tatay. Pero ang gusto niya pala ay hanggang dito lang sa ano yung ano niya. Para paganda natin yung ano niya. Gawin natin aesthetic yung bahay ni tatay. At ayan, abangan nyo na lang mga kalingap. Huwag nyo na pong i-judge kung ano man yung nakikita nyo ngayon kay tatay. Siyempre, masama din po yung loob niya yan. Kung ano man yung mga nabibitawan niya kay Ate Janeline, ganun talaga po.
ang nasasaktan, lalo kung kagaya ni tatay na 73 years old na ay madamdamin po yan, di ba tay? Ayun, madamdamin talaga. Oo, sensitive ang matanda, yan ang totoo. Maalaga ako ang problema, daramdam ako ng pag-alis ko. Ara kong nag-aalaga ng bata dito, tapos iwanan ka lang ng ganyan. Tapos iiwan sa mga damit, walang dalang damit, siyempre masakit sa loob ko. Ganun. Naandyan po yung mga gamit niya. Ano? Asan tayo? Isang kuwan na yun. Dalawang kaon na yun. Nasa pinatong ko na. Oh, okay. Nasa gilid pa, ano? Nilagay ko sa gilid. Oho. Ayan mo na, tay. Pray ka na lang na maging maayos yung buhay mo. Huwag mo nang isipin ng sabi ko nga, kung babae. Ang babaeng walang halaga. Kung babalik ika ako, bibigay ko yan. Mm-hmm. Pero umalis na siya dito. Mm-hmm. Ayaw ko nang magbalik pa siya dito na sasama pa sa akin. Sinaktanan na ako ng gusto. Ay di, umalis na siya. Kausapin niyo na lang po ng maayos. Mm. Sabigay niyo yung gamit niya. Oo, tayo niya. Kung magmakaawa ulit. Hindi ko man yung masusunod. Magmakaawa siya kahit maglupas sa isa dyan sa harapan ng bahay. Hindi na siya makakapasok dito. Ibibigay ko yan. Ilalagay ko yung dinagyan na yung damit. May lalagyan na yung damit yan ay. Isang lagay lang yan lahat. Paasin ko na. Oh, yan mo na tay. Para ako nagtaboy ng hayop na nagsilong din sa akin. Grabe. Kahit na masakit sa loob ko, talaga paasin ko na. Kahit mahal na mahal niyo pa tatay, ano? Mahal na mahal ko talaga yun. Yun ang sapul-sapul dito sa akin. Ramdaman ko rin sa sarili ko. Pag ako may masakit, ito, hinihilot niya. Maalaga din pala. Maalaga man siya, kundi yun lang talaga yung kanyang kati ang hinilalit sa lalaki. Maalaga siya sa akin. Yung ulo ko, ano niya, masakit pa ang mahal ang ulo mo. Sabi ko, hinilot siya ng kating ko. Yun ang hindi ko malimutan na ginagawa niya. Yun yung mga karanasan din ni tatay pala at may kabuti yun din naman pala si Ate Jonalyn. Ayan mo tayo, kasapin mong mabuti, syempre, pag ganun na yung gawain niya, hindi naman na kasi talaga yung... Hindi na maalis yun. Maalis yun, hindi na yun mababago, ano? Opo. Ilan ang lalaki yung bago nagpunta dito? Tatlo. At tatlo yung pamangking ko. Grabe, ano? Baka sabihin niyo, babalik siya at pamangking ko siya naman, hindi. Ayaw ko na. Pinatawad ko na siya doon sa Kairi, pinatawad ko na kay Banyares. Ngayon, pamangkin mo yung... Pamangkin ko sinamahan. Yun ang masakit sa akin. Pero kahit masakit, tinitis ko na lang. Pinaglalaban-labanan ko na isip na mawala sa isip ko siya. Opo. Ganun na lang po. Ano? Opo. Sige tay, punta muna ako. Sige po. Ano po, at bukas sa isang araw pumunta ako ulit dito, no? Miss time po. Kaya po. Bigyan kayo ng mga anong kailangan nyo. Bigyan kita ulit ng pang-ulam mo. Na pwede mong iulam ng ilang araw pa, no? Kaya at po. Yun lang naman yung alam ko na kasi yan, ng pakiramdam nyo yung masarap na ulam. Ang matatanda kasi alam ko, sa masarap na ulam sila masaya, di ba po tay? Yung bangus, yung ulo, sinabawan ko. Ulam ko sa gabi. Oho. Tapos, inasin ko yung adilagyan ko tawiyo suka yung kuhan. Mm-hmm. Nung isa na lang yung buntot, ginataan ko. Dinati ko. Lagyan kong... Ulam maghapon yun? Dalong araw. Grabe. Tagal na tagal. Sige po, kani, tatay. Po, sige kani, po. Kanina ka. Ingat ka lagi dito, ah. Ingat rin po kayo sa paglakbay ninyo. Oo, nagpunta lang ako dito para mapasukatan yung bahay niyo. At ayan nga, sinukat and estimate ni Carpintero. At yun na po yung isusunod na gawain ng Carpintero dun sa bahay nila at Isabel. At maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa ating mga video dito sa ating YouTube channel, Commander ni Marcos. At sa aking Facebook page na Alma Vlog, na mayroon na po tayong mahigit 40,000 followers sa ating Facebook page at 60 plus na din sa ating YouTube channel at pa 70 at sa nabot na tayo ng 100.
na subscriber. Ayan, i-share nyo po. Like, comment, negative, positive man yan. Masaktan man ako, minsan lang po yun. Pero matatanggap ko din. At maraming salamat sa mga suggestion nyo. Tinatanggap ko po lahat yan. Nakikita nyo naman, nilalike, nishishi, nilalike. Pinupusuan ko yung mga comment nyo kasi nagbabasa po talaga ako ng mga comment. Kasi nakikinig din naman po ako sa inyo kasi kayo po, kung hindi sa inyo na manonood, wala po ako sa kinatatayin ko ngayon bilang isang charity vlog. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. Support nyo din Marcos TV Channel. God bless.